Kahit may umiiral pang tigil putukan ang CPPNPA, linusob umano ng mga rebelde ang ilang sundalo sa magkakahiwalay na lugar sa bansa. Nakatutok si Mati Pulido. Sa loob ng tatlong araw, anim na sundalo na ayon sa Armed Forces of the Philippines ang napatay sa mga pagdukot at pananambang ng mga rebeldeng New People's Army. January 30 sa Echague, Isabela, patay sa ambush ang dalawang sundalo na nooy nakasibilyan at walang long firearm dahil papunta sila sa isang meeting sa DENR kaugnay ng reforestation. Sa Manay, Davao Oriental nitong February 1, ang araw na inanunsyo ng CPP-NPA na wakasan ang ceasefire o tigil putukan, patay din sa pananambang ang isang batang opisyal na miyembro ng PMA Class 2015 na kinilalang si Second Lieutenant Miguel Victor Alejo. Sa parehong araw sa Malaybalay City, Bukidnon, natagpuan ang katawan ng tatlong sundalong dinukot ng NPA, tatlong araw na ang nakararaan. Tadtad ng tama ng bala ang tatlong sundalo. Karumal-duman na paggamit ng excessive force. Ito pong mga tauhan na to ay nagtamo ng, ang isa pong sundalo ay nagtamo ng 27 tama ng bala. Ang isa ay 24. Ang isa naman ay, kung hindi ako nagkakamali, 26. In the rules of war, this is not acceptable. And we condemn this. And are saddened by these developments on the ground. Naganap ang pananambang at pagdukot habang umiiral pa ang unilateral ceasefire na idineklara ng CPP-NPA-NDF. Bago ang deklarasyon ni Pangulong Duterte kaninang hapon, nawawakasan na rin ng gobyerno ang ceasefire ngayong gabi. Naka-heightened alert na mga sundalo para depensahan ang sarili. Pero hindi aktibong maglulunsad ng mga operasyon laban sa mga rebeldeng komunista. Hinahabaan na po ng armed forces ang pasensya niya. At kami po ay dito willing na mag-tiis para lang sa kapayapaan. Sa pahayag ng National Democratic Front of the Philippines o NDF nitong February 1, sinabi nilang nananatili lang daw ang NPA sa active defense mode mula nang maganap ang insidente sa Makilala, North Cotabato nitong January 21. Inatake raw ng AFP at PNP ang kanilang encampment doon. At matapos daw ang insidenteng yan, naging mas agresibo na raw ang AFP at PNP sa pagpasok sa kanilang teritoryo. Mackie Pulido, Nakatutok, 24 Horas.